nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Hello, mga po, mga anak, kumusta kayo? Ito na naman si Lola Becky. Kwento-kwento lang, you know. I mean, gusto ko lang mag-share. Kahit paano, meron lang akong mga paalala, awareness, you know. Walang hinuhusga nito. Kumbaga, ito, most of the time, ang sinishare ko sa inyo, yung experiences ko sa buhay, kung paano ko ito nalalagpasan. Dahil nga, BFF ko ang Panginoon. So, may tanong. Are you guilty of something? Pag-isipan niyo mabuti yan. Well, you know, lahat tayo nagkakamali. Normal, sabihin na natin normal. Pero kailangan ituwid natin. Na nagigilty ka na, eh ayusin natin. Diba? Kasi pagka-guilty ka, hindi ka patatahimikin ang iyong konsensya. Naalala mo ba yung ano, commercial nung kamay? Ewan ko kung yung mga millennials kasi baka hindi nila naabutan yun. Yung konsensya ba yun o sa safeguard? I don't know kung anong soap yun. Basta yung konsensya mo pag hindi ka gumamit ng sabon na yun. Anyway, maiba muna ako. Si Onay says, natutuwa ako sa kanya kasi ano siya eh. Very, ano siya, yung talagang napapanood niya ng gusto yung palabas ko na halos lahat ng detalye ng aking mga vlog, alam niya. Natutuwa ako sa kanya kasi she's really paying attention, ano. And then, siya yung na-notice ko sa mga comments kasi, I mean, hindi ako nag-expect ng mga comments na mahaba, no. The thing is, kahit na maiksi ang comments mo na meron na hit mo yung ano, something na different. Kasi meron iba, pare-parehong comments, ganyan, no? So, okay lang yun. Walang problema. Iniinano ko lang siya, sinashoutout ko lang si Onises. Ever since kasi, ganun siya. Kahit sa LS, yung nagpa-participate siya, yung mga ganun. Kasi iba talaga yung masishare mo yung thoughts mo eh. Dahil una, marami rin makakapulot. Malay mo, di ba? Merong nagbabasa dyan, nakikinig. Eh, di kahit paano, meron din silang maririnig sa iba, hindi lang sa akin. Yan, natutuwa lang ko kay Onay Says. Okay? So, thank you, ah, Onay. Anyway, isa pa. Tapos ito pa. Ay, ano lang to, ah? Pang kulit ko lang. Yung, si Perlene Gretzner. Okay, kahapon, 666 yung kanyang, ano, yung kanyang, mga sundalo. Ayoko ng 666. Sabi ko, ano ba to? Bakit 666? Ayokong pabayaan yung 666 na yun. So talaga, dali-dali ako. Talagang gumawa ako ng paraan para madagdagan sa kahit ng dalawa. At para maalis lang yung 666 na yun. Alam mo yung mga sinasabi about 666. Honestly, hindi ako nagpapaniwala sa ganun. Kaya lang, syempre, na-encounter ko yun. Kaya ginawa ko ng paraan. Para hindi maging 666. Yung mga, parang pangsangga ko lang sa masamang espiritu. At saka yan, si Perlene Gretzner. Ano, German asawa niya. Sabi niya, ay, akala ko naman kung gano'ng kalaki ang panalo mo, 10 pala. Yung mga gano'n. Kahit na maliit yan, kahit na anong amount yan, blessing pa din yan. Kaya gusto ko lang paalam sa'yo, Perlene. So, thank you though. Pero honestly, hindi ako ambisyosa sa ngayon, no? I mean, honestly, hindi naman talaga ako ambisyosa. Basta may ticket ako, di ba? Pero sa totoo lang, nanalo na naman ako. Hindi ko pinagmamalaki yan, ano? The thing is, pinakikita ko yung may way pa rin ng Panginoon para sa akin na hindi ako magagastos ng extra. Kasi nga, hindi ko kaya naman ng mag-extra-extra. Bihira yan eh. Kasi depende yan. Nag-iipon ka ng pang-taxes. So, syempre, limited. Limited. Walang malaking extra. May extra na maliit lang kaya. Pa isa-isang tao. Yung mga ganun. Kung sino lang ang kaya kong tulungan na kaya ng bulsa ko. Kasi,
wala naman talaga akong malaking sweldo na para makatulong talaga sa lahat. No? Sa pa, yung project ng banyo doon sa Happy Meal, napadalan ko na nga sila din ng pera para mapagawa na nga nila yung ilaw daw, pati ilaw, tapos yung napapintura, tsaka yung gripo. So, busy pa sila, basta sabi ko lang kay Pastora, basta akong ready na, hindi naman ako nagmamadali. Matagal na rin ako naghintay. I mean, honestly, hindi naman natin pwedeng apurahin. Lalo na sila sa simbahan, marami silang mga activities. You know, kahit ng weekday siguro, may mga projects sila. So, I can wait. Hindi ako nagmamadali. Kasi, mamadaliin mo yan. Hindi naman lahat ng tao available every day. You know? So, anyway, so yun, syempre pera din yun, no? So nakapagpadala na ako ng pera sa kanya para mabili na yung mga materyales. So, tsaka hindi, kasi si Pastora, syempre maliit lang yung sweldo ng pastor din. Kaya nag-support din ako sa kanya dun sa kanyang load para yung pagpapadala niya ng video sa akin. At least hindi makakarga masyado sa ano niya, sarili niyang load. So, meron akong pinovide na load para magamit niya sa pagpapadala ng video sa akin. Ayan. Tapos ito nga, talaga totoo, nanalo ako ulit sa loto. Pero hindi malaki, maliit lang. Na nakabila ko ng hamon. Yung aking kinikrave na hamon. Ayan. Kasi pagka-holiday, mabenta yung hamon ng honey-baked. Ito kaya naisipan ko kahapon. Nakubra ko yung panalo ko. Maliit lang, $60, you know. Aba, malaking pera pa din yun, no? Dahil hindi galing sa bulsa ko yun. Kumbaga. Tapos, bumili ako ulit ng ticket. Siyempre, kailangan may ticket para manalo. Kahit masampu lang yan, pambili ulit ng ticket, di ba? Yun lang. Masaya na ako. Yung mga anak ko, natatawa lang sa akin, natutuwa na, okay, ma'am, enjoy ka lang dyan. O, ini-enjoy ko yung mga maliliit na bagay. Mababaw lang kaligayahan ko. Hindi ako nag-iisip na, oh, yan ako, mas masaya ako kung pupunta ako sa ganito. Yung katulad ng mga biyahe-biyahe. Sa totoo lang, papagod na ako magbiyahe. Tsaka hindi ako particular masyado sa mga makikita ko. Kung makarating ako doon, siguro meron ako magugustuhan. Pero yung nangangarap ako, ay, no, gusto marating to, ganon. Marami akong gustong puntahan, pero I don't care kung kailan man mangyari yun. Hintayin ko. Hindi ako nagmamadali, you know. Yung katulad niyan, kahit na nag-road trip lang, nag-road trip ako, kahit ako lang mag-isa. Kasi yung asawa ko, hindi mahilig sa road trip na ganyan eh. Kami dalawa, pupunta kami kung malapit lang sa bahay, you know. Pero yung ako talaga gusto ko kahit paano malayo. So, actually, kahapon nakapag-road trip ako, na-videoan ko yun. So, lalabas na yun. Ay, lumabas na. Anyway, kahapon lumabas na. So yun, nag-unwind. Para lang ma-relax kasi lalo na ako si Lola kung nag-aalboroto palagi. Nako, masakit sa ulo minsan pero wala kang magawa kasi matanda na nga. Kasi nga ngayon, reliever ko yung nanay ko for a few hours. Kasi yung therapy ko na-cancel. Gawa nga ng tumataas na naman ng COVID cases dito. Sa LA kasi yun. Tapos, tumawag yung asawa ko, sabi niya, turn around, sabi niya. Kasi alam niya, nagbibiyahe na ako, tumawag therapy clinic, canceled ang mga therapy nila. Nag-pack up sila. So, bumalik ako, tapos ang sabi niya sa akin, pumunta na lang sa AAA para makuha mo yung, ano mo, yung handicap parking. Yun, yung plate. So, mabilis sila doon. Actually, hindi ako natagalan doon. So, naisip ko, maraba pang oras ko, Namasyal ako. Nag-enjoy ako. I mean, honestly. Kahit na mag-isa lang ko. Hindi naman ako yung kailangan may kasama palagi. Hindi. Kaya ko eh. Kasi yung lugar na pinuntahan ko, safe naman. Una, safe naman ako sa pagdadrive ko. So, walang worry yun. Siguro, ang biyahe ko papunta doon, mga 1.5 hours. Okay na yun, kahit paano. Tapos, libot-libot ng konti lang doon para makita ko kung anong mga changes doon. So, almost pareho pa rin, you know, wala namang pinagbago. Kasi nagtrabaho ako doon long time ago. Yung umpisa ko dito sa Amerika,
doon ako talaga unang-una nagtrabaho. Pero wala na yung bahay nung nilagaan ko doon. Na-renovate na. Iba na may-ari. Kasi patay na yun. Patay na sila. May mag-asawa. Anyway. So, meron pa ako isa, ano, gusto ko lang mapansin to. I mean, gusto ko lang kayo bigyan ng idea or awareness. Ako, nag-try ako ng, ano, ng premiere kasi nga, hindi ako makapag-live. Pero, sa isang buwan, almost, o 3 weeks na nag-premiere ako, wala nangyari eh. Bumagsak ang revenue ko. Mas maganda pa yung regular na upload. Kasi talagang ang views totoo. Kasi yung like, hindi yan nagbibigay ng revenue. Like lang eh. Walang papasok na revenue yan. Meron yung iba nagla-like ng kasi na-announce, diba, premiere. Hindi naman yung iba bumabalik eh. Diba? So parang hindi tama. So ngayon, wala na. Hindi na ako mag-premiere. Puro ano na nga lang, regular uploads na lang. Kasi nga yung regular upload ko, 7 minutes. Sa 200 views, kumita akong $24 eh. E ito, yung mga premiere, marami kunwaring tao, pero hindi, walang revenue na pinasok. Honestly, gusto ko lang i-share sa inyo, no? Kasi marami din nag-premiere sa inyo. Hindi ka pwede umasa sa super chat eh. Ako hindi ako umasa dyan. So, thank you pag namin ng super chat. Maraming salamat. Pero ibig sabihin, ang habol ko views. Yung totoong views. Hindi yung peking views, di ba? Like, hindi naman views yan eh. In like, hindi views yan. So anyway, so lang share yan sa inyo. Hindi na ako mag-premiere. Wala na akong balak mag-premiere. Basta maglalabas lang ako maglalabas ng videos ko. Na sana nga, totoong may nanonood. Kasi pangit yun, nakaka-guilty din yun. Kahit ako, magigilty ako, nag-like ako, tapos hindi ako bumalik. Yung gano'n. Meron isa si ano, si Bicolanang Yaya. Shoutout, Bicolanang Yaya La Cochera. Nag-share siya, siyempre, na meron siyang premiere, ganyan. Pupuntahan ko para mag-like, pero babalikan ko kahit replay na lang. Ganun lang. Hindi palagi kasi nangyayari yun eh. Siyempre, nabibisi na yung iba. Ako, kahit na mabisi ako, basta hindi ko palalagpas yan, pupunta ako. Kahit nag-like na ako, pupuntahan ko pa rin. Pagkatapos na, kahit isang araw yan, basta babalikan ko. Yung parabang yung like ko, eh talagang totoo. Di ba? Hindi yung like na peke. So, ayoko, nagigilty ako eh. Na parang kung nanloloko ng tao, yung gano'n. Kaya, ako hindi ako guilty tungkol dyan. Anyway, yun nga yung pag nagigilty ka kasi meron kang ginawang mali, di ba? So, pag-isipan mong mabuti, ano yung bagay na yun kung bakit ka guilty? Ayusin mo. Kung guilty ka, may ginawa kang mali, ayusin mo. Huwag mong pabayaan na patuloy kang kalabitin ang iyong konsensya. Kasi may konsensya tayo eh. Kahit sabi mo, ikaw pang pinakamasamang tao sa mundo, may konsensya ka pa rin. Kaya makinig ka sa konsensya mo at magdasal ka. Magdasal ka ng gusto talaga. May ka ng lakas at karunungan sa Panginoon na magawa mo yung tama, na maiwasan mo yung mali. Sa totoo lang ako, hindi tayo perfecto, pero we have to try. You know, hindi tayo magiging perfect, pero we have to try to change everything na mapabuti, hindi mapasama lalo. Kasi yung iba, nag-iisip pa ng negatibo. And walang saysay. Lumalala pa lalo yung sitwasyon. Kasi hindi ka na nag-iisip ng ano eh, ng mabuti. Talagang gusto mo na lang yung masama. Ito na yung masama na ginawa mo. Dadagdagan mo pa ng kasamaan. Eh, naku po. Hindi ka ba nagigilty? Kung gano'n ang gagawin, di ba parang hindi tama? Sa akin, hanggat maaari talaga, ako ayoko yung gano'ng feeling. Yun nga, kailangan may peace of mind eh.
ayoko yung ganong feeling. Kahit na yung simple lang, sa totoo lang. Katulad kahapon, no? Kasi bumili ako ng ham. Dahil nga si Lola pasalubong ko. Si Mama nandito. So sabi ko, Ma'am, sorry ah, sabi ko, hindi na kita binila ng ham. Kasi nga, iniisip ko, baka bawal sa inyo. Dahil nanay ko, syempre, no? Eh, baka marami siyang pagkain. Sabi niya, hindi, hindi mo kailangan dahil binigyan mo na kami ng ano, salmon. Tsaka yung crab cakes nga. O, di sabi, at least panatag kaloobang ko. You know, nung nagdadrive na ako pa, wait, teka, ba't hindi ako bumili ng isa pa? Para kanila Mama sana. Talaga, yung mga ganung bagay, nakaka-guilty din minsan yun eh. Pero natuwa ako kasi yung sagot ni Mama sa akin. Sabi niya, hindi, hindi, hindi naman kailangan yung ham. Tama na yung binigay mo na salmon. O, di, at least, panatag kaloobang ko. Hindi ko napasamay loob ng nanay ko. Pero yun, nandito pa siya kasi nung dumating ako. Di, sabi ko, Mama, gusto mo tikman lang yung ham. Ay, nag-slice ako. So, yun, kumain siya. Si Lola, enjoy na enjoy. I mean, ako kasi si Lola, puro frozen dinners. Eh, ayaw ko. Gusto ko yung talagang, kung pwede nga lang magluto palagi, no? Pero hindi eh. Kasi ayaw niya talaga, yung nangangamoy yung bahay niya. Yung andami niya nangangal sa bahay niya. Dumi na ng bahay ko. Yung mga ganun. Kasi wala kami makita ng housekeeper eh. Nag-offer na nga ako ng $50 per hour sa housekeeper. Para lang malinisan to. Kasi nga si Lola, iniisip ko kahit ako nang magbayad nung sobra. Kasi ang binabayad niya lang talaga, 75. So sabi ko, kahit sagutin ko na yung 125, kasi hindi rin ako makapaglinis dahil nga yung tuhod ko. So di wala eh, tumanggi eh, ayaw eh. Hindi, ayaw nila maglinis ng bahay ngayon kasi nga mataas ang COVID. So wala, talagang ganun. So ako, sinabi ko nga doon sa anak na hindi ko kaya rin maglinis palagi eh. I mean, nagda-dusting ako, nagba-vacuum ako, pero hindi ko na kaya yung iba, yung tutuad ako, yung mag-aabot sa... You know, yung tuhod ko hindi pa ganun kagaling eh. So, ito si Mama ngayon, siya muna magre-relieve sa akin habang ako yung nagpapagaling. Siguro hanggang January siguro yun. Ang pagka okay na yung legs ko, kasi yung shot ko, 3 weeks yan eh, 1 shot a week. Hindi yan pwede biglaan. So, 1 shot a week, tapos therapy pa rin ako. Actually, hanggang yung tapos pa yun. Okay, bird clock, we heard you. Nabutan na naman ako ni bird clock. So, nakita niyo na siguro yung bird clock. Okay, bird clock, shut up! Ano yan, 15 seconds. Na umiingay. So, teka muna, kainin ko yung hamon. Sarap. Oh my God. O, yung $60, malayo narating, ha? Nakabili ako ng ano, ng hamon. Tabi ako ng hamon, saka sides. Gusto ni Lola yung ano, spinach. Creamed spinach. At saka yung... ano tawag dito? Oh my God. Cranberry. Cranberry sauce. Sandali, ha? Hindi na ako nag-unboxing. So, ito yung ham. Honey-baked ham. Honey-baked ham yan. Medyo mahal, pero okay lang. Bihira naman yan eh. Tapos ito, yung yam. Meron sila bago eh. First time ko ito nakita. Yam souffle. Tapos yung spinach. Yan, cream spinach. Yan. Ang tawag nila dito, spinach alfredo. Tapos ito, may turkey gravy din. Kasi gusto ni Lola yung ham may gravy. Para mas madaling sa kanya para nguyain. Tapos ito, cranberry salad. Yan. Yan mga nabili ko. O, di, ano lang yan. Hindi nga umabot ng 50 yan. At saka matagal yan. Kakainin po ulit ni Lola yan. Tsaka ako, I mean, you know. Yung ham, marami. Kasi, ay, may tinapay pa pala akong nakasama. Just imagine, walang 50, nabili ko. Kasama yung tinapay na malaki. Papakita ko lang sa inyo. Parang nag-unboxing. Ayan.
ano, ano tinapay. Bago to sa kanila eh. Huwag ko kung anong klase. Ano to? Parang may flavor kasi to eh. Dark bread. Tanggal pa laman sa ham. Papalaman ko lang ham. Yan, butter lang yan. Tsaka ano, isang piraso ng isang slice na ham. Okay na. Busog na ako nung. Oh, di yung blessing. Salamat, Lord. Yan. Hindi ako nag, ano, no, nagyayabang or something na nanalo ko sa loto. Sinasabi ko lang, blessing pa din yun eh. Kahit na maliit na amount yun, blessing pa din yun. O, di nakabili ako rin ng ticket ulit. Meron ka palit nga, di ba? I mean, di ba, pwede pa ako ulit tumaya sa loto. May ticket ako ulit. Pero totoo talaga, ang dami kong panalo na. Pag tumingin ko lahat yun, malaki yun. Diba? Muna, nalo 13, 14, $10, tapos $60. Oh, malaki! Diba? Sabi mo maliit yun. Sa akin, malaki yun. Hindi mapulot yun. Kahit dito sa YouTube, hindi mapulot yun. Dahil alam mo, hindi ka pa muni. Paano mo makikitain yung $60. Wala pa. Ako hindi pa. Kahit na money na nga ako, hindi ako kumita ng $60 in 2 days, 3 days. O, sige nga. I mean, ako talaga, kontento ako kahit na maliit yan. Simple lang umuwi. Hindi kasi, hindi nga ako kasi mapag-asam eh. Tama na yung health ko maayos. Eh, katulad kapon, may nararamdaman din ako. Pero hindi ko pinatulan. Let go ko yun. Hindi ko papatulan yun. Hindi, nagigilty din kasi ako pagka yung una, eto, nagsishare ako sa inyo. Nakaka-guilty na nagsishare ako sa inyo paano maging maayos ang buhay tapos hindi ko inaayos ang buhay ko. Diba? Di salungat. Ako, gusto ko makita dito na yung nangyayari sa buhay ko na isishare ko para makita nyo effective yun. Sa akin ha, sa akin na naging effective. Na pwede nyo subukan, di ba? Ang akin number one, linisin natin yung konsenso natin. Yan ang gawin natin talaga. Number one, linisin natin ang konsenso natin. Tapos isa-isa na yan, dahan-dahan. Pero humingi ka muna ng tawad sa Diyos at hindi mong gabay niya. Hindi man ako nakakapagsimba, alam ko, kasi maliit pa ako, nakilala ko na ang Diyos, kaso nga slider eh, backslider eh, di ba? Backslider, hanggang tumanda, naging backslider, yung gano'n. Kasi nga, iba-iba yung nangyari sa buhay ko, no? Maraming dinaanan yan, pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na makapag-isip ng maayos. Ginabayan pa rin niya ako. Kasi anak pa rin naman niya tayo. Kumbaga eh, andun lang tayo, mas pinipili natin gumawa ng kalokohan, mga rebelding anak, yung tipong ganun. Pero anak tayo ng Diyos. Kaya lang, lumapit ka at magbalik loob ka sa Kanya, tumingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi gusto na niya talaga, masaya ang magiging kalooban niya. Masaya siya pagka lumapit ka ulit sa Kanya, bumalik ka, humingi ka ng tawad, tapos humingi ka ng kalakasan na maging maayos na talaga. Kasi nasa sa'yo yun eh. Ikaw magde-decide. Walang taong dapat mag-impluensya sa'yo na magbalik loob sa Diyos. Ako hindi ako nag-impluensya. I mean, pero ang sinasabi ko lang, sinishare ko lang sa inyo yung ginawa ko. Na inayos ko yung buhay ko dahil andiyan ang Panginoon. Yun ang sikreto ko. Kaya tahimik ang buhay ko. Kaya ako hindi isip na masama. I mean, as much as possible. Huwag may pumasok na hindi maganda. Ni-review ko na yung kagad. Hindi ka lang papabayaan na gumalaw sa utak ko. Kasi nakukonsensya ako agad. Guilty ako kagad. Kaya, kailangan ayusin ko. Ayoko yung feeling ko na guilty ako. Ayoko yung ganun feeling. May ginawa ko masama kahit maliit. At dito sa trabaho, yung magigilty ka pagka meron kang ginawa hindi maganda. Ay, naku, mali. Tiga muna, tiga. At tapos nagsusorry ako sa matanda. So, kailangan magsusorry ka talaga eh. Tulad sa Diyos, magsorry ka.
Kasi nakikita ng Diyos kung anong ginagawa mo masama. Eh, medyo makilabutan ka naman. Ginawa mo ng Diyos, nakikita niya yung ginagawa mo masama. Sige pa rin. Yun ko, meron pa rin ako. Meron akong ginagawa masama. Hindi naman masamang masama. I mean, meron ako mga maliliit na mga mali. Pero, alam ng Diyos yan. Hindi ko yung kinakailap. Hingi ko na agad ng tawad dyan. Wala naman, hindi naman ako ganun kagrabe gumawa ng kasalanan na eh. I mean, kasi trabaho ko eh. Kaya, talagang kampante pa rin ako. Kasi nilalabas ko naman sa Diyos yan eh. Hindi ko naman dinideny sa Diyos yun. Kaya, kampante ako. May peace of mind pa rin ako. Ano kasi tayo eh? Tinutang ang ulo natin. Normal pa rin talaga. Pero, since be effect ng Panginoon, agad, Lord, sorry ah, bawi na ako later. Parang kaibigan mo lang. Mas naitutuwid ko yung mga isip ko, yung mga naiisip ko eh. Kasi aware ako, andyan ang Panginoon, at sabi ko lang, nakikinig, nakikiramdam, naghihintay, yung kaya. Kaya hindi ako natatakot. Kasi hindi mo akong itago sa kanya. Ano akong gigilty. Kasi humingi ako kagad ng tawad sa Diyos. Kaya ako ayoko yung feeling na guilty ako. Kaya kung may akong kinagigilty dyan, ayusin mo na bago lumalap. Anyway, mga anak, mga apo, kasi share lang ako. Alala, you know, awareness. Saka, you know, ayusin natin ang buhay natin. Kasi, ang laki talaga ng mangyayaring maganda sa buhay natin. Kung mag-umpisa na tayo, dahan-dahan, huwag natin biglayin, pero umpisa mo na. Huwag kang maghintay na lumala bago ka kumilos. Habang maliit pa, dahan-dahanin mo na. Lutasin mo na kagad. Huwag mong umintay na meron pang ibang tao ang makakasilip sa iyong ginagawa. Anyway, basta mag-ingat tayo, pasalamat tayo sa Diyos palagi. Be grateful, be thankful, be joyful, kahit maliit ng blessing, masaya. Huwag tayo mapag-asam. Meron yan magandang blessing na darating. Basta magpatuloy ka lang, simpleng buhay na kasya mo, pera mo, na hindi ka, you know, hindi ka gagastos beyond your means, na mangungutang ka pa. Huwag ka na mangutang, subukan mo na hindi ka nangungutang. Ako marami akong utang sa credit card, pero hindi na ako nangungutang ngayon. Hindi ko na ginagamit yung credit cards ko. Meron isa siguro ginamit ko para lang yung panggas kasi wala akong pera na dala. Hindi ako sa usually, wala ako talagang cash. Hindi ako nabibit-bit ng cash. Dalas yung card ko panggas. O di kaya kung anong bibilin, kina-card ko. Kasi meron din points yun eh. So, minsan nakakakuha ko ng $15 pag marami ng points. Yung ganun, o di, blessing din yun. Anyway, sa lahat ng bagay is a blessing. Lalo ng buhay natin. Nagising tayo. Malakas tayo. Nakakain tayo 3 beses araw. It's a blessing. Kaya yan, sa mga simple things na yan, magpasalamat tayo sa Diyos, maging grateful tayo. Kasi binibigyan niya pa talaga tayo ng pagkakataon na matikman pa ang magagandang blessing na gusto niyang ibigay sa'yo. Pero hingiin mo. Pero isipin mabuti. Deserving ka ba? Eh kung guilty ka, ayusin mo. Kaya, mga anak, mga apo, be kind to one another. Be kind to one another. Be a blessing. Be a blessing to one another. At mag-ingat tayo. At, you know, enjoy lang natin kung ano yung blessing kahit maliit siya ng malaki. At huwag natin pabayaan ang mga konsensya natin na magigilty tayo. Kailangan may peace of mind tayo. Okay? Take care. God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala.
Lola Becky. Ang aking bestie, Lola Becky. Maaasahan siya, Lola Becky. O ka na nga chika lang, Lola Becky. Ipaglalaban ka.